Sumapit na muli ang araw ng Linggo. Madilim pa ay nakagayak na si Miguel upang ituloy ang kanyang pagsasanay. Sa araw na ito ay makakasama niyang muli ang kanyang guro at malaki ang kumpiyansa niyang magagawa na niyang maakyat ang tuktok ng bundok sa loob lamang ng isang oras. Dahan-dahan na siyang lumabas ng kanyang silid at marahan pang dumaan sa tapat ng silid ni Mother Helen. Paglabas niya sa may hardin ay patakbo na siyang nagpatuloy upang uminit na ang kanyang katawan. May kadilima ng daang tinatahak niya, pero tila kabisado na niya ang bawat lilikuan niya sa loob ng kakahuyan. Gaya ng bilin sa kanya ni Sebastian ay hindi na siya nagdadala pa ng anumang pailaw. Nasanay na rin siya sa dilim at mas nagagamit na niya ang lakas ng kanyang pandama kaysa sa kanyang paningin. Madilim pa ang kalangitan nang maakyat ni Miguel ang tuktok. Buong akala niya ay nauna siyang nakarating kaysa sa kanyang guro. Pero naroon na si Sebastian at nakaupo sa ilalim ng isang puno. Narito ka na pala, guro. Akala ko ay mas maaga na akong nakarating dito. Hinihingal pang sambit ni Miguel. Nauna lamang ako sa iyo ng ilang minuto. Nakangiting tugon ni Sebastian bago ito tumayo at naglakad palapit kay Miguel. Tila yata malaki na ang inunlad ng lakas mo ngayon. Mukhang hindi ka talaga nagpabaya. At naging puspusan pa rin ang ginawa mong pagsasanay kahit wala ako. Dagdag pa ni Sebastian. Hindi po talaga ako tumitigil sa pagsasanay, guro. Maliban lamang kahapon, sumama kasi ako kina Mother Helen para sa gawain naming tuwing Sabado. Tugon ni Miguel. Ah, ganun ba? Pero kapansin-pansin talaga ang laki ng ipinagbago mo sa maiksing panahon. Sa unang bahagi pa lamang ng iyong pagsasanay, ngayon ko nakikita ang resulta ng araw-araw mong pag-akyat dito sa bundok. Tiyak na nakapagpainit ka na ng iyong katawan kanina. Sa pagsikat ng araw, umpisahan mo na ang pagbaba at muling pag-akyat dito sa pinakamaiksing oras na makakaya mo. Saad ni Sebastian. Tumangutang lamang si Miguel at naghanap na ito ng mapagsasabitan niya sa dala niyang bag. Napansin pa ni Sebastian ang pagbaluktot ng sanga kung saan isinabit ni Miguel ang kanyang bag. Ibig sabihin ay nagawa ng binatilyo na akyatin ang tuktok habang may pasan pa itong bag sa kanyang likod. Na sa tingin ni Sebastian ay may kabigatan din ang nilalaman ng bag na yon. Sa pagsikat ng araw ay sinimulan na ni Miguel ang paglakad pa ibaba ng bundok. Malaki ang kanyang kumpiyansa ngayon na makakaya na niyang magawa ang nais ng kanyang guro. Ang madala sa tuktok ang isang uri ng bulaklak na tumatagal lamang ng higit sa isang oras. Nang makalayo na si Miguel ay kinapaka pa ni Sebastian ang bag na isinabit ni Miguel sa isang sanga ng puno. May nakapa siyang malalambot na sa tingin niya ay mga piraso ng tinapay. May nakapa pa siyang sisidlan ng tubig. Pero sa pinakailalim ng bag ay may nakapa pa siyang dalawang matitigas na bagay na hindi niya mahulaan kung ano ang mga ito. Ibinaba ni Sebastian ang bag at di na siya nag-atubiling buksan ito upang makita niya kung ano ang dalawang matigas na bagay na nasa pinakailalim nito. Namangha si Sebastian sa kanyang nakita. May dalawang bato sa loob ng bag na nasa katamtaman ng laki. May kabigatan din ng dalawang bato na tila sinadya talagang ilagay ni Miguel sa loob upang magkaroon ng karagdagang bigat ang katawan niya sa pag-akyat. Napangiti si Sebastian at napalingon sa daan kung saan pababa na ngayon ang binatilyo. Humanga siya sa naiibang pag-iisip ni Miguel, lalo na kung iisipin niyang ganito ang laging ginagawa ng binatilyo mula noong araw na nagsanay na ito ng mag-isa. Tiyak ni Sebastian na sa pagkakataong ito ay magagawa na ni Miguel ang nais niyang ipagawa dito.
At sa paglipas nga ng halos isang oras, ay natanaw na niya ang paparating na binatilyo. Tumatakbo ito ng mabilis sa paakyat na daan at tila hindi pa ito nakakadama ng pagod. Nagtatalon at nagsisigaw pa si Miguel nang marating na niya ang tuktok. Sa pakiramdam kasi ng binatilyo, ay ito na ang pinakamabilis niyang pag-akyat. Hinihingal pa itong nahiga sa damuhan, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Nakadipa pa ang mga braso niya at tila ba nais niyang yakapin ang langit sa labis na tuwa. 59 na minuto. Napakahusay, Miguel. Nagawa mo ito ng kulang pa sa isang oras. Wika ni Sebastian habang papalapit sa kinahihigaan ng binatilyo. Nakita mo, guro. Sabi ko naman sa'yo na kayang-kaya ko ito. Masayang tinig ni Miguel na isinuntok pa sa hangin ng isang kamay. Mabilis na nga ang ginawa mong pag-akyat, Miguel. Pero bigo ka pa rin na madala mo dito ang bulaklak. Saad ni Sebastian. Tila doon pa lamang sumagi sa isipan ni Miguel ang isa pa niyang dapat magawa. Ang pumitas ng isang uri ng bulaklak at madala ito sa tuktok ng buo at hindi pa nalalanta ang mga talulot. Dala ko po ang bulaklak, guro. Heto po. Sambit ni Miguel sabay sa pag-angat niya ng kanyang kanang kamay na siyang may hawak sa tangkay ng bulaklak. Pero tanging tangkay na lang pala talaga ang hawak niya at wala na ang mismong bulaklak at lahat ng mga talulot nito. Sinuyod pa ng tingin ni Sebastian ang buong katawan ni Miguel at napansin niya na puno ito ng galos sa mga braso nito. Sa mga binti at maging sa mukha ng binatilyo ay may isang mahabang galos. Batid ni Sebastian na kahit ang masukal na talahiban ay sinuong ni Miguel upang maiwasan ang palikulikong daan paakyat. At sa bawat pagwasiwas ng mga kamay ni Miguel sa pagtakbo ay doon nagkapirapiraso ang bawat talulot ng bulaklak sa kamay nito. Hay, sayang naman. Akala ko nagawa ko na talaga. May panghihinayang natinig ni Miguel bago ito bumangon at sumalampak sa damuhan. Gaya nga ng sabi sa kanya ni Sebastian na hanggat hindi siya nakapagdala ng bulaklak paakyat ay uulit siyang muli sa umpisa. Kaya naman agad na siyang tumayo at tumindig, ngunit muli siyang nabuwal na tila ba wala ng lakas ang kanyang mga binti. Guro, anong nangyayari sa mga binti ko? Bakit tila hindi ko na maramdaman ang mga ito? May pangambang saad ni Miguel. Ipahinga mo muna ang mga binti mo, Miguel. Sadyang napagod lamang ang mga yan at napuwersa sa ginawa mong pag-akyat. Kung binabalak mo pang ulitin ang ginawa mong yun, ay hindi na kailangan pa. Nagawa mo na ito ng mas mabilis pa sa inaasahan ko. At sapat na sa akin yun. Sadyang sensitibo talaga ang bulaklak na yun. Kaya bukod sa bilis, ay dapat na may kasamang pag-iingat din ang ginagawa mo. Masdan mo ang iyong katawan. Halos katulad ka na rin ng bulaklak na labis na napinsala. Wika ni Sebastian. Napuno ng malalakas na sigawa ng isang maliit na pamayanan. Kasalukuyang sinasalanta ngayon ng isang buhawi ang kanilang mga tahanan. Kasabay nito ang pagyanig ng paligid at pagkakaroon pa ng malalaking bitak sa lupa. Kanya-kanya ng bitbit ng mga kagamitan na kaya pa nilang maisalba. Isang binatilyo ang diretso lamang sa paglalakad. Nakangisi pa ito habang pinagmamasda ng nagkakagulong mga tao. Sige mga mahihinang mortal, iligtas nyo ang inyong mga sarili. Damhin nyo ang lakas ko. Tikman nyo ang hagupit ng aking puot. Matakot kayo sa lakas at kapangyarihan ng isang diablong general. Sigaw ni Morgan na naging isa na sa espiritu at kapangyarihan ni Morugar, ang pinakamalakas sa apat na diablong general.
Maraming tao na at kabahayan na ang winasak at pinangay ng malaking buhawi. Ilang mga tao na rin ang nahulog sa malalalim na bitak sa lupa. Tila ba tinamaan ang maliit na pamayanan ng magkakasabay na dilubyo na nangwawasak sa lahat ng madaanan nito. May ilang mga tao na binalak pang magtungo sa may ilog at umasa na magkakaroon ng kaligtasan sa ibabaw ng tubig. Ngunit agad din silang bumuwelta pabalik dahil sinalubong sila ng malakas na ragasa ng magkahalong tubig at putik. Wala na silang matatakbuhan pa. Wala na rin silang maaari pang mapagkukublihan. Sa loob lamang ng maiksing sandali ay tuluyan ng nawasak at nalipol ang isang maliit na pamayanan. Nakatayo ngayon sa ibabaw ng nagkalat na mga bangkay si Murugar habang walang humpay sa paghalakhak. Ganap na ang muli niyang pagbangon at paghahasik ng lagim at dilubyo. Pero may isang bagay pa siyang dapat unahin bago ang tuluyang pagwasak niya sa sangkatauhan. Ang hanapin ng batang itinakda at makuha ang taglay nitong lakas at kapangyarihan. Tumatakbo ang isang batang madre patungo sa silid tanggapan ni Mother Helen. Dala nito ang isang balita na gumimbal sa mga taong unang nakaalam ng insidenteng ito. Mother Helen, nabalitaan po namin ang nangyari sa pamayanan na pinuntahan natin kahapon lamang. Hinihingal na wika ng batang madre. Bakit? Ano bang nangyari sa baryo ng Pulo, Sister Divina? Gulat na sambit ni Mother Helen. Sinalanta daw po ng isang buhawi. Kasabay ang malakas na lindol at bigla ang pagragasa ng baha na may halong putik. Wala daw ni isa sa mga residente ang nagawang makalikas, Mother. Tugon ni Sister Divina. Mahabaging Diyos, napakaraming buhay ang nawala sa isang iglap lamang. Tiyak na hindi yun gawa ng kalikasan. Hindi natural ang dilubyong naganap sa baryong yun. Saad ni Mother Helen. Ano pong ibig niyong sabihin, Mother? Usisa ng batang madre. Isa lang ang alam kong may kakayahang lumikha ng ganong kalaking sakuna. Pero sana ay mali ang naiisip ko, Sister Divina. Kung magkaganon nga, ay kailangan na nating lumikas ngayon at makalayo na sa lalawigang ito. Sambit pa ni Mother Helen na di maikubli ang pag-aalala. Pasado alas 4 na ng hapon at nasa bundok pa rin si Miguel at ang kanyang gurong si Bastian. Kasalukuyan siyang nagsasanay ngayon sa paghawak ng iba't ibang uri ng sandata. Itinuro na sa kanya ni Sebastian ng paggamit ng arnis, ng itak o espada at maging ang pakikipaglaban gamit ang isang maiksing patalim. Mabilis ang progreso ng kakayahan ni Miguel. Sa maghapon nilang pag-iinsayo ay halos makabisado na niya ang lahat ng mga galaw na itinuro sa kanya ni Sebastian. Maging ang pakikipaglaban gamit lamang ang mga bahagi ng katawan ay mabilis na natutunan ni Miguel. Guro, di po ba mas mainam kung gagamit ako ng totoong espada o patalim sa pag-iinsayo? Napakagaan po kasi sa pakiramdam ko nitong gamit kong patpat at nais ko rin po sanang matutunan ang paggamit ng baril. Saad ni Miguel. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagamit mo ang isang baril upang lumaban. Mas mainam pa rin ang paggamit sa sarili mong lakas at ng mga armas na magagamit mo sa malapitang laban. Papaano kapag naubusan ka na ng bala at hindi mo pa nagagapi ang iyong kalaban? Ano na ang gagawin mo sa puntong yun? Tugon ni Sebastian. Sa sinabi ng kanyang guro ay mas pinagtuunan na ng pansin ni Miguel ang tamang paghawak at paggamit ng mga sandatang maari niyang ipanlaban na hindi mauubusan o mawawalan ng bala. Inabot na sila ng takip silim sa bundok hanggang sa ang magaan na patpat ay bumibigat na rin sa mga kamay ni Miguel. Ituloy na lang natin bukas ang pagsasanay, Miguel. Maghapon ka nang wala sa paningin ng Nanay Helen mo.
tiyak na nag-aalala na siya sayo. Wika ni Sebastian habang nagliligpit na ito ng kanilang mga gamit sa pagsasanay. Opo, guro. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam ni Miguel habang paibaba na siya ng bundok. Magdidilim na nang makauwi si Miguel sa kumbento. Laking pagtataka niya sa nadatnang senaryo. Tila nagkakagulo ang lahat at nagpapanik. Kahit na nga napadaan na siya sa mismong tabi ni Mother Helen, ay tila hindi man lang nito napuna ang pagdating niya. Napahinto siya nang maulinigan niya ang pag-uusap ni Mother Helen at Father John. Nagbalik na siya at narito siya ngayon sa ating lalawigan, Father John. Tiyak na hahanapin niya ang batang itinakda. May pangambang tinig ni Mother Helen. Gaano ka nakatitiyak na siya na nga ang may kagagawan ng nangyari sa Baryo Pulo? Tanong ng kausap nitong pari. Iisa lang naman ang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng dilubyo. Tanging ang diablong heneral lamang na si Murugar. Hindi na tayo ligtas sa lugar na ito, Father. Kailangan na nating lumikas. Tugon ni Mother Helen. Saan tayo lilikas, Mother Helen? Kung magagawa nga niyang mahanap ang batang itinakda, ay wala ding ligtas na lugar na maari nating mapagtaguan. Madadamay lamang ang mga tao sa lugar na tatakbuhan natin. Saad ni Father John. Kung ganun, Father, wala na tayong magagawa kundi ang hintayin na lang ang pagdating niya at hayaan nating mapasakamay niya si Maria. Naluluha ng tinig ni Mother Helen. Napayuko na lang si Father John at wala nang maisagot pa. Napalingon na lang ang dalawa sa iisang dako nang biglang lumapit si Miguel at nagsalita. Hinding-hindi niya makukuha si Maria. Kung sino man yung Murugar na tinutukoy niyo, Mother, hindi ko hahayaang mapasakamay niya ang kapatid ko. Hinding-hindi niya makukuha si Maria. Kung sino man yung Murugar na tinutukoy niyo, Mother, hindi ko hahayaang mapasakamay niya ang kapatid ko. Mariing wika ni Miguel na nakakuyumpa ang mga palad. Nagkatinginan na lang si Mother Helen at ang pari sa tinuran ng binatilyo at bahagyang napangiti. Pero bakas pa rin ang pangamba sa mga anyo nila. Wala na nga ba silang ibang pagpipilian kundi harapin at labanan ang paparating na dilubyo? Tama nga kaya ang pasya ni Miguel na manindigan sila kung saan sila naroroon at lumaban. Kinabukasan ay napabalita na naman ng isang sakuna na naganap naman sa baryong kalapit lamang sa Baryo Pulo. Maging ang mga kilalang personalidad at mga nanunungkulan sa pwesto ay naaalarma na sa mga pangyayaring hindi lubusang maipaliwanag ng siyensya. Paanong ang iba't ibang uri ng sakuna ay minsanang nangyayari sa iisang lugar lamang? Bigla ang pagbaha, paglindol, pagsalanta ng malakas na buhawi at kung minsan ay sinasabayan pa ng malakas na pag-ulan at pagguhit ng matatalim na kidlat. Ayon sa mga siyentipiko, ito raw ay bunga ng unti-unting pagbabago ng klima. Ayon naman sa mga taong eksperto sa paranormal at sa mga hindi maipaliwanag na pinomina, ang nangyayari daw ay isang indikasyon na nalalapit na ang pagkagunaw ng daigdig. Lingid sa kaalaman nila na ang mga sakunang nagaganap ay gawa ng isang makapangyarihang diablo na muling nagbalik makalipas ang mahigit sa 100 taon. May isang lupon ng mga taong nakabalabal ng purong itim. Magkakaharap sila ngayon sa isang mahaba at bilugang mesa para sa kanilang pagpupulong. Pinuno, muli nang nagbalik ang heneral ng kadiliman at sa pagkakataong ito ay tila mas malakas na siya at makapangyarihan. Ito na ba ang pinakahihintay nating sandali? Ang pagtatagumpay ng dilim laban sa liwanag? Saad ng isang lalaki. Hindi pa tayo maaaring magpakasiguro.
Siya nga ang kinikilalang pinakamalakas sa apat na heneral. Ngunit alam naman natin na laging nariyan ang mga alagad ng kabutihan. Abangan na lamang natin ang mga susunod na magaganap at maghanda kung sakaling makakaharap na natin ang ating heneral. Saad ni Julio Escobar ang tumatayong pinuno ng isang lihim sa samahan o kapatiran. Binubuo sila ng mga taong maimpluwensya at may matataas na katungkulan. Mga boss ng sindikato, mga taong iligal ang ikinabubuhay na negosyo, at may ilan ding mga tao na nagpapanggap lamang na mga banal at malilinis ang mga budhi. Patuloy lamang ang pagsasanay na ginagawa ni Miguel. Mas lalo pa siyang nagpupursige ngayon na maging malakas dahil tila may pinaghahandaan na siyang laban. Pinagbubuhusan niya ng oras at lakas ang pagsasanay gamit ang isang espadang patpat. May mga nakabitin na sako na naglalaman ng buhangin at tila ang mga ito ang nagsisilbi niyang mga kalaban habang nakapiring ang mga mata niya. Habang hinahataw niya ng kanyang espadang patpat ang mga sako ng buhangin, ay unti-unting nag-iinit ang pakiramdam niya. Tila ba nabubuo sa kanyang isipan ang isang senaryo kung saan kasalukuyan ng sinasalakay ng Diablong Heneral ang kumbento at nasa panganib na ang buhay ng lahat ng mga minamahal niya. Yun ang bagay na hinding-hindi niya hahayaang mangyari. Kaya naman mas lalo pa niyang nais na maging malakas. Nais niyang maging tagapagtanggol ng mga taong pinapahalagahan niya. Hanggang sa nadala na siya ng husto, di na niya namamalayan na unti-unti nang lumalakas pa ng husto ang bawat paghataw niya. Nawawasak na ang mga sako ng buhangin na tinatamaan ng kahoy niyang espada. Isang malakas na pagwasiwas pa niya ay wala na siyang tinamaan. Hinatak siya ng pwersang yun at dumiretso siya sa padausdos na parte ng bundok. Hindi nga kasing tirik na bangi ng parting ito, subalit mapanganib pa rin kung siya ay tuluyang mahuhulog pa ibaba dito. Mabilis ang naging reaksyon niya. Nakahawak pa siya sa isang nakausling ugat ng puno. Mabilis niyang inalis ang piring ng mga mata niya at nilingon ng dako pa ibaba. Nasa alanganing sitwasyon siya ngayon. Siya lamang ang nasa tuktok ng bundok sa mga sandaling ito. Kaya kahit na magsusumigaw man siya, ay alam niyang walang makakarinig dito. Kumalma siya upang mag-isip ng paraan. Ngunit dahan-dahan nang nagkakalamat ang kinakapitan niyang ugat. At bago pa man niya maikilos ang isang braso niya upang maabot at makakapit sa isang nakausling bato, ay tuluyan nang napatid ang ugat ng puno na pumipigil sa pagkahulog niya. Dumausdos at gumulong siya pa ibaba. Ilang beses na humampas ang katawan niya sa maliliit na katawan ng puno at sa mga nakausling bato. Nawalan na siya ng ulirat, ngunit patuloy pa rin ang paggulong niya pa ibaba. Hanggang sa lumapat na ang katawan niya sa patag na paanan ng bundok. Puno ng galos at sugat ang buo niyang katawan. Nagdurugo din maging ang kanyang ulo sa ilang ulit na paggabagok nito sa mga bato. Ilang sandali pa nang may liwanag na bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang umangat sa lupa at ang liwanag na bumabalot sa kanya ay tila bumuo ng dalawang malalapad na pakpak. Lumilipad ngayon si Miguel na wala pa ring malay. Unti-unting naghihilom ang mga sugat at galos niya, gawa ng liwanag na bumabalot sa kanya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa itaas na siyang muli ng bundok. Hindi niya lubos maunawaan kung ano ba ang nangyari sa kanya. Buong akala niya ay patay na siya kanina. Paglingon niya sa kanyang kaliwa ay nakita niya ang nakabitin na mga wasak-wasak na sako na kanina lamang ay naglalaman ng mga buhangin. Pagpihit ng ulo niya pa kanan ay may nakita siyang isang figura ng tao. Nakatayo ito malapit sa may gilid ng bangin. Bahagya pang nanlalabo ang paningin niya kaya hindi pa klaro ang itsura ng kanyang nakikita.
Inakala niya na ang gurong si Bastian niya ito. Subalit na iiba ang kasuotan ng persona na nakikita niya. Hanggang sa tila nagbalik na sa normal lang pandinig niya. Paulit-ulit niyang naririnig ang pangalan niya na tila umaalingaw-ngaw pa sa kanyang pandinig. Miguel, Miguel, kamusta na ang iyong pakiramdam? Sambit ng tinig na naririnig niya. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa kinahihigaan niyang damuhan. Sino ka? Nasaan na ba talaga ako ngayon? Patay na ba ako? Nanghihinang sambit niya nang malinaw na sa kanyang paningin ang anyo ng personang nagligtas sa kanya. Hindi, Miguel. Buhay ka pa. Buhay na buhay. Tugon ng isang nagliliwanag na persona. Ikaw ba ay isang anghel? Manghang wika ni Miguel habang kinukusot ang mga mata. Oo, isa nga akong anghel mula sa kalangitan. At naparito ako upang iparating sa iyo ang isang masamang balita. Palapit na ang presensya ni Morugara sa lugar na ito. At di magtatagal ay mahahanap na niya ang batang itinakda. Malaking dilubyo ang haharapin ng buong kumbento. Pero hindi sila dapat na mangamba dahil narito ka, Miguel. Saad pa ng Arkanghel. Kung napakalakas ng paparating na kalaban, ano naman ang magagawa ko? Isang espadang patpat lamang ang meron ako at kulang na kulang pa ang paghahanda ko. Malungkot na tinig ni Miguel. Tama ka. Hindi nga magagapi ng isang patpat na espada ang isang diablong general. Kaya heto, tanggapin mo ang balaraw na ito. Sambit ng Arkanghel bago niya inabot kay Miguel ang isang balaraw. Napakaganda nito at tila napakagaan lamang sa kamay ko. Wika ng binatilyo habang iwinasiwas nito ang balaraw. Sa tamang pagkakataon ay magagamit mo ang patalim na yan. Bibigyan ka niya ng iba yung lakas upang magapi ang nagbabadyang unos. At ang pagkakataong yun ay papalapit na. Saad pa ng Arkanghel bago ito lumingon sa malayong dako na tila may tinatanaw ito. Teka, sandali lang po. Maari ko bang malaman kung sino po kayo? Usisa ni Miguel sa Arkanghel. Ako ay si Miguel. Nakangiting tugon ng Arkanghel. Miguel? Pareho tayo ng pangalan? Sambit ng binatilyo. Muling napangiti ang Arkanghel bago ito nagwika. Oo, Miguel. Iisa ang ating pangalan. Dahil ikaw at ako ay iisa. Ako ay ikaw at ikaw ay ako. Tugon ni Miguel Arkanghel. Papaano naman po nangyari yun? Naguguluhang tanong ng binatilyo. Malalaman mo kapag naging iisa na tayo. Saad pa ng Arkanghel bago nito ibinuka ang mapuputi at nagliliwanag nitong mga pakpak. Nagtungong muli si Sebastian sa kumbento upang makausap ang kanyang ate Helen. Nais niyang maiparating ang balita at ang lahat ng mga narinig niya sa naging pagpupulong ng mga kasapi sa lihim na kapatiran. Ate, hindi gawa ng kalikasan ng mga sakunang nagaganap. Napag-usapan na ito ng mga kasapi sa kapatiran. Nagbalik na daw ang diablong general ng dilubyo at mga sakuna. Saad ni Sebastian. Batid na namin yan, Sebastian. Wala naman ibang makakagawa ng ganong klaseng sakuna, kundi ang diablong si Morugar lamang. Napakaraming mga bayan at mga pamayanan na ang winasak niya sa maiksing panahon lamang. Maraming buhay na rin ang nasawi sa kamay niya.
Tiyak na hinahanap niya ngayon ang kinaroroonan ng batang itinakda. Wika ni Mother Helen. Kung ganun ate, hindi na kayo ligtas sa lugar na ito. Bakit hindi niyo palisanin ngayon ang kumbento? Ilayo mo na dito si Maria. Mariing tinig ni Sebastian. Saan naman kami maaaring magpunta upang magtago, Sebastian? Mahahanap at mahahanap pa rin kami ng jablong yun. At mas maraming mga pamayanan pa at mga bayan ang mawawasak kapag inilayo namin dito ang hinahanap niya. Tugon ni Mother Helen. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng magkapatid ay biglang nagtipon-tipon ng makakapal at maiitim na ulap sa kalangitan. Bigla ang nagdilim ang buong paligid at umihip ang malakas na bugso ng hangin. Mukhang huli na ang lahat upang pag-isipan pa ang paglikas si Sebastian. Palapit na siya. Paparating na ang dilubyo. Nangangambang tinig ni Mother Helen. Sa puntong ito ay nakauwi na si Miguel. Hawak nito sa kanyang kamay ang isang balaraw na ibinigay sa kanya ng Arkanghel. Mother Helen, heto na ba ang sinyalis na paparating na si Morugar? Saad ng binatilyo habang nakatanaw sa makulimlim na himpapawid. Heto na nga Miguel, ang pagdating ng unos na nais mong paghandaan. Pero hindi mo pa kakayanin ang laban na ito. Tugon ni Mother Helen. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa tinuran ng kanyang ate. Bakit tila alam ng madre ang lihim na pagsasanay ni Miguel? Sinabi kaya ito sa kanya ng binatilyo o sadyang ganun lamang kalakas ang pakiramdam ng kanyang kapatid? Wala naman po tayong ibang pagpipilian. Di po ba, guro? Kailangan nating lumaban. Hinding-hindi maaaring manaig ang kadiliman sa liwanag. Ito ang aking tadhana. Ito ang dahilan kung bakit ako naririto. Mga salitang si Miguel lamang ang lubos na nakakaunawa. Humakbang na palapit sa may tarangkahan ng kumbento si Miguel at tumindig ito doon ng buong tapang. Tila ba hinihintay nito ang pagdating ng kanilang bagong panauhin? Ano bang nangyari sa kanya ate? Bakit ibang iba yata si Miguel ngayon? At saan niya nakuha ang balaraw na hawak niya? Manghang tinig ni Sebastian. Balaraw? Bulalas ni Mother Helen na noon pa lamang napatingin sa patalim na nasa kamay ni Miguel. Yun ay ang balaraw ng isang arkanghel. Maaaring si Miguel ay isang... Saad pa ng madre na hindi pa tinapos ang kanyang nais sabihin. Ano ate? Si Miguel ba ay isang sugo ng isang arkanghel? Usisa ni Sebastian. Hindi lamang siya isang sugo, Sebastian. Maaaring siya na mismo ang arkanghel na si Miguel. Sila ay iisa. Tugon ni Mother Helen. Unti-unti nang nagdidilim ang kalangitan at maririnig na ang dagundong ng magkakasunod na mga kulog. Lumalakas na rin ang ihip ng hangin at nadarama na nila ang mahinang pagyanig ng lupa. Malapit na siya. Damang-dama na natin ang unos na dala ng lakas at kapangyarihan niya. Kailangang madala sa ligtas na lugar ang mga bata. Saad ni Mother Helen. Kung ganun, ay kumilos na kayo ate. Dito lamang ako at sasamahan ko si Miguel sa laban. Wika ni Sebastian. Hindi guro. Lubhang mapanganib para sa isang mortal ang paparating na laban. Maari kang mapahamak. Sumama ka na lamang sa kanila at tiyakin mo ang kanilang kaligtasan. Sambit ni Miguel na nagawa pang marinig ang mahihinang tinig ng magkapatid sa likod niya. Sige Miguel, mag-iingat ka na lang. Tugon ni Sebastian bago nito akayin na palayo si Mother Helen. Sandali Sebastian,
Gaano ba tayo nakakasiguro na makakaya ito ni Miguel ng mag-isa? Wika ng madre, habang lumuluha at pilit kumakawala sa bisig ni Sebastian. Magtiwala ka sa kanya, ate. Makakaya niya ang laban na ito. Magiging sagabal lamang tayo sa kanya kung mananatili tayo dito. Saad ni Sebastian. Nagsikilos na ang iba maliban kay Miguel. Nagtungo na sila sa lihim na palapag na pinakailalim ng kumbento. Sadyang nilikha ang palapag na ito para sa pagdating ng isang malakas na kalamidad. Ilang malalakas na lindol na rin ang nagdaan, ngunit nanatiling buo at matatag ang pundasyon at pader ng palapag na ito. Gumuho man ang buong kumbento, ay hinding-hindi guguho ang lihim na palapag na ito. Tanaw na ni Miguel ang pagkahawi ng mga puno. Isang malaking buhawi na ang paparating. Nanatili siyang nakatayo at hindi kayang matinag ng malakas na bugso ng hangin ang mga paa niya. Hanggang sa nagkaharap na sila ng kanyang magiging kalaban. Bagamat bahagya ng nagbago ang anyo ng binatilyong kaharap niya, ay nagawa pa rin niya itong makilala. Morgan? Ikaw ba yan? Saad ni Miguel. Sinong Morgan? Wala na si Morgan dito. Ako na ngayon si Morugar, ang pinakamalakas na diablong heneral ng kadiliman. At sino ka naman? Ikaw ba ang magiging sakripisyong tupa nila upang sila ay makatakbo pa at makapagtago sa akin? Saad at usisa ni Morugar. Napangisi lamang si Miguel sa tinuran ni Morugar at itinutok pa nito ang kanyang balaraw sa diablong heneral. Ako na lang ang nalabi dito upang labanan at tapusin ka. Nasa isang ligtas na lugar na silang lahat at malaya na akong makakilos na walang ibang inaalala. Saad ni Miguel bago niya iangat ang balaraw na nakatutok sa kalangitan. Tumama ang isang sinag ng liwanag kay Miguel mula sa itaas. Unti-unting nagbagong anyo ang kanyang balaraw at ito ay naging isang matalas at makintab na espada. Hindi! Anong ibig sabihin nito? Papaanong ang isang batang mortal ay nagawang gisingin ng espada ni Miguel? Wika ni Morugar na halos hindi maimulat ang kanyang mga mata dahil sa nakakasilaw na liwanag. Isang batang mortal? Tumingin kang mabuti, Diablo. Kilalanin mong maigi kung sino ang kaharap mo. Saad ni Miguel, natuluyan na ring nagbago ng kanyang anyo bilang isang ganap na arkanghel na nakatungtong sa lupa. Sumpain ka, Miguel. Muli ay narito ka na naman upang hadlangan ang aking pagsakop sa sangkatauhan. Pero hindi na ito katulad noon. Higit na akong mas malakas at makapangyarihan. Hindi mo ako makakayang pigilan. Mapapasa akin pa rin ang batang itinakda. Wika ni Morugar, natuluyan na ring nagbago ng anyo bilang isang ganap na diablong heneral. Lalong lumakas ang pagyanig ng kalupaan. Gumuguhit na ang matatalim na kidlat kasabay sa malakas na pagbuhos ng ulan. Alam kong nais mong makabawi sa akin. Kapag nagawa mo akong magapi sa pagkakataong ito, ay wala nang ibang puwersa pa sa mundong ito ang makapipigil sa'yo. Sumunod ka sa akin, doon tayo magduos. Saad ni Miguel na itinuro ang kanyang espada sa dako kung nasaan ang bundok at malawak na kakahuyan. Lumipad ang dalawa ng mabilis pa sa kidlat at sasabay nilang muling paglapag sa lupa ay lumikha ito ng malakas na pagyanig. Nasa itaas na sila ngayon ng bundok kung saan nagsanay si Miguel. Dito magaganap ang isang labanan na siyang magdidikta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Lumuhod ang diablong heneral sa isang tuhod at ibinaon nito ang kanyang isang kamay sa lupa. Tinipon nito ang iba't ibang mga mineral na nakapaloob sa mabatong bundok.
sa kanyang paghugot ng kanyang kamay mula sa ilalim ng matigas na lupa, ay hawak na niya ang isang malaking sandata, ang kanyang itim na espada. Sa muling pagguhit ng isang matalim na kidlat, ay nagsimula na ang salpukan ng dalawang puwersa. Umugong ang napakalakas na tunog nang magtama na ang kanilang mga sandata. Patuloy pa rin ang pagbugso ng malakas na hangin na lalo pang tumitindi ang nagagawang pinsala sa malawak na kakahuyan. Mas lumakas din ang pagyanig at nagsimula nang magkaroon ng malalalim na bitak sa kalupaan. Makakaya nga kaya ng palapag na ito ang patuloy na pagyanig, ate? Saad ni Sebastian habang minamasdan nito ang pag-uga ng mga pundasyon at pader ng lihim na palapag. Marami nang pinagdaan ng malalakas na kalamidad ang palapag na ito, Sebastian. Kaya naniniwala ako na mananatili itong matatag. Hindi naman tayo maaaring manatili sa itaas dahil matatangay tayo ng malakas na hangin. Manalig na lamang tayo at magdasal. Huhupa din ang unos na ito. Wika ni Mother Helen habang mahigpit ang pagkakayapos sa nahihimbing na sanggol. Mother Helen, kanina ko pa siya hinahanap. Narito na ang lahat ng mga bata, pero nawawala pa si Miguel. Nag-aalalang sambit ng isang batang madre. Hindi nakakibo si Mother Helen at nagtinginan na lamang sila ni Sebastian bago sabay na napatingala pa itaas. Puro pagsalag na lang ang nagagawa ni Miguel sa malalakas na paghataw ng malaking sandata ni Murugar. Ano ang nangyayari sa iyo, Miguel? Bakit tila yata naging mahina ka na ngayon? Ito ba ang epekto ng pakikihalubilo mo sa mga mahihinang mortal? Bigyan mo ako ng magandang laban, Miguel. Katulad noong una. Wika ng Diablong General habang walang humpay na hinahataw si Miguel ng malaki niyang espada. Isang ubos lakas na atake ang pinakawalan ni Murugar at nagawa nitong mapatalsik ang Arkanghel. Tumilapon si Miguel sa lakas ng puwersang yon kahit na nasalag pa ito ng kanyang espada. Tumama si Miguel sa isang burol at bahagya pa siyang bumaon sa matigas na lupa. Sa nangyaring yun ay nakadama ng panghihina ang Arkanghel. Bumagsak ito sa ibaba ng burol at hirap na sa muling pagbangon. Pumikit ito at kinausap ang kanyang kabilang bahagi, ang kanyang katawan, ang binatilyong si Miguel. Miguel, huwag kang panghihinaan ng loob. Kapag hindi mo iwinaksi ang pangamba sa loob mo, madadaig tayo ng kanyang lakas. Wika ng Arkanghel. Ang batang sinapian ni Murugar. Kilala ko ang batang yon. Hindi siya masama. Ayoko siyang mapahamak. Tugon ng binatilyo. Hindi na siya ang batang tinutukoy mo, Miguel. Tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Ang tanging magagawa na lamang natin ngayon ay ang mailigtas ang kanyang kaluluwa. Saad ng Arkanghel bago ito nagmulat ng kanyang mga mata. Lumipad pa itaas ang Arkanghel at itinaas nito sa kalangitan ng kanyang espada. Binalot siya ng liwanag at unti-unti itong natipon patungo sa talim ng kanyang sandata. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong tiwala, Miguel. Hindi ka maaaring madaig ng iyong pangambang. Ako ang kapangyarihan at ikaw ang aking lakas. Kailangan nating maging isa. Nauunawaan mo na ba, Miguel? Wika pa ng Arkanghel bago bumulusok pa ibaba at pasugod sa Diablong General. Ganyan nga, Miguel. Ibigay mo sa akin ang isang magandang laban. Sigaw ng Diablong General. Muling nagbanggaan ang kanilang lakas. Mabibilis ang paghataw ng kanilang mga sandata. Sa bawat malakas na pag-atake ni Murugar ay sumasabay na rin ang pag-atake ng Arkanghel
hanggang sa pumapabor na ang laban kay Miguel. Napapaatras na ang Diablong General sa bawat paghataw niya ng kanyang espada. Isang malakas na paghataw pa ni Miguel ay nagawa na niyang mawasak at madurog ang malaking sandata ni Murugar. Napahiga na sa lupa ang Diablo at nakaumang na sa liig nito ang espada ni Miguel. Nagawa mo ngang magamit muli ang buo mong lakas, Arkanghel. Pero hindi pa rin yan sapat upang magapi mo ako. Nakangising sambit ni Murugar. At sa pagkumpas ng isang kamay nito, ay hinambalos ng malakas na hangin si Miguel. Sa pagtayo ng Diablong General, ay nasa likuran na nito ang nilikha niyang buhawi. Ngayon pa lamang magsisimula ang totoong laban, Miguel. Lasapin mo ang lakas ng dilubyong hatid ng aking kapangyarihan. Wika pa ni Murugar. Kumikilos na ngayon ang malakas na buhawi at patungo ito sa kinatatayuan ni Miguel. Maging ang matatalim na kidlat na kanina'y kung saan-saan lamang tumatama. Ngayon ay tila sadya na itong gumuguhit pa ibaba kung saan nakatayo ang Arkanghel. Ikinampay ni Miguel ang kanyang mga pakpak at nahawi ng malakas na hangin ang paparating na buhawi. Sinalag naman niya ang pagtama ng malakas na kidlat gamit ang kanyang espada. Tapos ka na, Miguel! Saad ng Diablong General na buong akala ay napuruhan niya ang Arkanghel. Sa pagkahawi ng makapal na usok at alikabok sa paligid, ay lumantad sa paningin ni Murugar ang nagliliwanag na Arkanghel. Sumpain ka, Miguel! 10 ng mga taong nananalig sa lakas mo! Singhal ng Diablong General at pinuntirya na nito ang kumbento sa pamamagitan ng pagkontrol niya sa tubig at putik upang makalikha ng isang malaking baha. Dumadagong-dong ang malakas na ragasa ng magkahalong tubig at putik. Patungo na ito sa kinatitirikan ng kumbento. Huwag mo silang idamay, Murugar! Ako ang kalaban mo! Sigaw ni Miguel. Madadamay ang dapat na madamay, Miguel. Alam kong sa kanila nagmumula ang lakas mo. Ang panalangin nila ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya uunahin ko silang tapusin. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hahayaan mo na lamang ba silang malunod at mabaon sa putik? Wika ng Diablong General. Mabilis na sinugod ni Miguel si Murugar. Direkta niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang espada. Bumulwak ang maitim na dugo sa bibig ng Diablo. Ngunit nagawa pa nitong ngumisi at mariin pa nitong hinawakan ng talim ng espada ni Miguel. Hindi mo na silang magagawa pang mailigtas, Miguel. Katapusan na nilang lahat. Saad pa ni Murugar na tila ba siya na ang nagtagumpay sa kanilang laban. Huwag mong gawin yan, Morgan! Tinig ng binatilyong si Miguel na nais makausap ang binatilyong si Morgan na nasa loob ng Diablong General. Nagbago ang muka ng Diablo at naging anyo ito ni Morgan. Patawad, Miguel. Hindi ko siya nagawang pigilan. Mahina talaga ako at walang silbi. Saad ni Morgan. Hindi, Morgan. Mas malakas ka pa sa inaakala mo. Labanan mo siya. Iwaksi mo ang kadilimang bumabalot sa puso mo. Wika ni Miguel. Huli na, Miguel. Kung hindi lang sana ganito ang inadya ng kapalaran, sana ay naging mabuti tayong magkaibigan. Tugon ni Morgan bago bumitiw ang kamay nito sa talim ng espada ni Miguel. Bumagsak na ang Diablong General, ngunit ang iniwan nitong dilubyo ay patuloy pa rin. Ilang metro na lamang at sasalpok na sa kumbento ang ragasa ng mataas na baha. At tiyak na lulunurin nito ang gusali
at ang lahat ng mga tao na nagkukubli sa loob nito. Tila ba bumagal ang oras sa paligid ni Miguel. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad na singbilis ng kidlat. Nasa ilang hakbang na lamang ang mataas na baha bago nito lamuni ng buong kumbento. Lumapag si Miguel sa may tarangkahan ng gusali at hinarap ang paparating na dilubyo. Itinarak niya sa lupa ang kanyang espada at lumikha ito ng malakas na pagyanig. Itinulak ng isang malakas na puwersa ang mataas na baha palayo hanggang sa tuluyan na itong humupa at maglaho. Nahawi na ang makapal na ulap at muli nang nalatagan ng liwanag ang kalupaan. Bakas ang matinding pinsala na iniwan ng isang labanan. Bahagyaring napinsala ang gusali ng kumbento, ngunit matatag pa ring nakatindig ang mga pundasyon nito. Nagsilabas na ang mga tao na nagkubli sa ilalim ng kumbento. Nang marating ng lahat ang harapan kung nasaan ang tarangkahan, ay nakita nilang lahat ang isang nilalang na nababalutan ng puting kasuotan na tila nagliliwanag. May malapad itong mga pakpak na may ginintuan at malagong buhok. Ang arkanghel na si Miguel, naparito siya upang iligtas tayo. Dininig ng langit ang ating mga dasal. Maluhaluhang wika ng matandang madre. Bumaba mula sa kalangitan ng isang matingkad na liwanag. Nasilaw ng liwanag na ito ang paningin ng lahat. Sa paglaho ng nakakasilaw na liwanag ay isang binatilyo na lamang ang naiwang nakatayo sa lugar kung saan nakatayo ang isang arkanghel kanina. Miguel, paano ka napunta riyan? Saan ka ba nanggaling? Saad pa ng pagtataka ng Madre Superiora. Diyan lamang po. Nagkubli lamang po ako sa isang sulok. Namaluktot na lang po ako sa sobrang takot at nagdasal. Napakalakas po talaga nung dumaang bagyo. Akala ko nga po ay katapusan na ng mundo. Pagpapanggap ng binatilyo na kunwari walang kaalam-alam sa mga naganap, patakbong lumapit si Mother Helen kay Miguel at agad nitong niyakap ang binatilyo. Wala bang masakit sa iyo, Miguel? Hindi ka ba napano? Wala ka bang anumang natamong pinsala? Nag-aalalang tinig ni Mother Helen. Wala naman po, Mother Helen. Maayos po ako at wala kahit na galos. Tugon ni Miguel. Nagmulat ng kanyang mga mata si Morgan. Siya na muli ang nasa kontrol sa sarili niyang katawan. Agad niyang nadama ang kirot sa kanyang dibdib. Paghawak niya sa parting ito ng kanyang katawan ay nakapa niya ang isang sugat na walang tigil sa pagdurugo. Ibinaba niya ang kanyang paningin upang makita ang natamu niyang pinsala. Malabo na ang lahat ng mga naganap sa kanyang isipan. Buong akala niya ay isang napakasamang panaginip lamang ang lahat ng yun. Pinilit niyang makabangon. Alam niyang hindi basta-basta ang sugat na iniinda niya. Pero nagtataka siya dahil sa kabila nito ay nananatili pa rin siyang buhay. Dahan-dahan siyang tumayo habang sa punang isang palad ang nagdurugong dibdib niya. Iginala niya ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung ano o saang lugar ang kinaroroonan niya ngayon. Pinilit niyang makahakbang. Dapat siyang makahingi ng tulong. Kundi ay manghihina siya at maaaring ikamatay niya ang pagkaubos ng kanyang dugo. Umihip ang malakas na hangin sa paligid niya at nakarinig siya ng malakas na pag-ugong ng isang malaking elisi sa itaas niya. May isang sasakyang panghimpapawid ngayon ang lumilipad malapit sa kinatatayuan niya. Paikot-ikot ito at tila ba siya ang pinagmamasdan ng mga taong lulan ng sasakyang ito. Pinuno, narito na kami sa eksaktong lokasyon. May nakikita kami ditong isang binatilyo.
Mukhang sugatan siya at nanghihina na ng husto. Wika ng isang uniformadong lalaki na lulan ng helicopter. Siya na yan. Kunin niyo ang batang yan at dalhin niyo sa akin. Kakailanganin niya ngayon ng ating tulong. Saad ni Escobar sa kabilang linya. Tulong, tulungan niyo ako. Halos pabulong ng tinig ni Morgan habang nakataas ang kanyang isang kamay na nababahiran na ng kanyang dugo. Dahan-dahang nagdilim ang kanyang paningin at kasabay sa pagbagsak ng kanyang katawan ay ang paglapag naman ng mga taong sasagip sa kanya. Inakbayan ni Sebastian si Miguel. Hinatak niya ito palayo at pabulong niya itong kinausap. Kumusta ang naging laban niyo ng Diablong General? Ano na bang nangyayari sa kanya? Usisa ni Sebastian. Nagawa po namin siyang gapiin, guro. Napinsalaan namin siya ng matindi. Naroon po siya sa bundok kung saan tayo nagsasanay. Doon namin iniwan ang katawan niya. Tugon ni Miguel. Sa kanyang mga sinabi ay nanlaki bigla ang mga mata niya nang sumagi na sa isipan niya ang isang bagay na nais niyang matiyak. Nagawa na nga kaya niyang gapiin ng Diablong General? Ano na kaya ngayon ang kalagayan ni Morgan? Nawala na kaya sa katawan nito ang masamang espiritu ni Morugar? Si Morgan. Bulalas ni Miguel bago ito kumawala sa bisig ni Sebastian at mabilis nang tumakbo patungo sa bundok. Miguel, saan ka pupunta? Pahabol na sigaw ni Sebastian. Diretso lang ang mabilis na pagtakbo ni Miguel. Nais niyang malaman kung gaano kalala ang natamong pinsala ng kanyang naging kalaban. Kung namatay ba ito sa sarili niyang mga kamay. Hindi na namalayan pa ni Miguel na narating na niya at naakyat ang tuktok ng bundok na halos 2 oras lamang. Hinihingal siyang nakarating sa eksaktong lugar kung saan bumulagta ang Diablong General. Pero bakas na lamang ng dugo ang nakikita niya. Wala na si Morgan. Tulak-tulak ng ilang uniformadong mga lalaki ang isang sisidlan na tila isang ataol na gawa sa metal at may harang na salamin. Nilalaman nito ang isang binatilyo na tila ba nasa malalim lamang na pagtulog. Kasama ng mga lalaking ito si Gobernador Escobar. Diretso nilang dinala ang nahihimbing na binatilyo sa loob ng isang laboratorio. Heto na ang bagong katawan ng ating general. Wala nang silbi ang isang yan. Tukoy ni Escobar sa isa pang binatilyo na nakababad sa isang uri ng likido sa loob ng isang babasaging sisidlan. Mahigit sa 100 taon nang iniingatan ng ating mga naunang kasapi ang katawang ito, Julio. Ano ba ang pagkakaiba ng katawang ito sa bagong dala mo? Tugon naman ni Dr. Maximo. Damhin mo ang temperatura ng katawan ng binatilyong ito, Doktor. Pakinggan mo ang tibok ng kanyang puso. Buhay na buhay pa ang isang ito. Sadyang nasa malalim lamang na paghimbing upang makaipon ng sapat na lakas para sa muli niyang paggising. Saad ni Escobar. Di ko maisip kung papaano nagapi ng mga pare at madring yon ng isang malakas na general ng kadiliman. O baka naman mahina lang talaga itong napili niyang bagong katawan. Wika pa ng doktor. Hindi ang mga pare at madre ng kumbento ang nakalaban ng general, doktor. Kundi isang arkanghel. Ang arkanghel na si Miguel. Katulad ni Morugar ay pumili din si Miguel ng katawan sa kanya dito sa lupa. At tiyak na huhubugin pa nila ng husto ang lakas at kakayahan ng binatilyong yun upang sumalungat sa ating mga mithiin. Tugon ni Escobar. Isinilid na ng doktor ang bagong katawan ng kanilang Diablong General sa isang malaking sisidlan na gawa sa babasaging salamin
na puno ng kung anong likido. Ito na ang bagong katawan na aasahan nilang muling babangon at gigising upang isakatuparan ang mga layunin ng kanilang sinasambang Panginoon.